Labis na nag-aalala ang mga kaibigan ng aktor at komedyanteng si Vong Navarro nang maditina nga ito sa National Bureau of Investigation ngayong September 20, 2022. Matatandaan kasing kusang sumuko si Vong Navarro dahil na rin sa warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness. Pero nagbulat na lang ang kampo ni Vong Navarro nang mag-issue din ng warrant of arrest for rape. At sa puntong ito nga ay hindi pwedeng mag-bail si Vong Navarro kaya nanatili siya sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Matatanda ang 2014 ng sampahan ng kasong rape ni Denise Cornejo isang model si Vong Navarro at ito nga ay na magkaroon ng issue nang papuntahin ni Denise Cornejo si Vong Navarro sa kanyang condominium. Sa unang pagtatagpo ng dalawa ay aminado si Vong Navarro na may nangyaring oral sex sa kanila at ito daw ay sagugustuhan din ni Denise Cornejo. At sa pangalawang pagkakataon, January 22, 2014, nang muling nagpunta naman si Vong Navarro sa condominium ni Denise Cornejo at doon nga ay sa loob lamang ng isang minuto at mahigit ay napagbintangan at inakusahan nga si Vong Navarro na ni-rape daw nito si Denise Cornejo. Pero dahil sa CCTV na nakuha, nakita din kasi doon na may mga lalaki rin ng bugbog kay Vong Navarro kasama nga si Cedric Lee at nagkaroon din ng kaso si Vong Navarro laban sa mga bumugbog sa kanya. Kaya naman sa pagkakataong ito ay nabitawan ni Denise Cornejo ang ganito, Kuya Vong, panalo ka ngayon. At sa puntong ito nga, after almost 8 years ay muling bumalik ang kaso at nabuhay pa. Matatanda ang ayon sa batas, ang prescription na nasabing kaso ay pwedeng mag-file ang nagre-reklamo sa loob ng 20 years dahil nga sa kaso under the revised penal code. Sa puntong ito ay tila kakaharapin ni Bong ang napakaraming hamon dahil sa dalawang kaso ngayon ay sinampas sa kanya ayon kay Denise Cornejo. At sa pagkakataong ito ay mukhang hindi titigil si Denise Cornejo sa issue na ito at talagang tatapatan si Vong Navarro. Sa isang photo din ay nilabas sa internet ay makikita si Vong Navarro sa isang mugshot na kung saan nandun ang kanyang pangalan at nandun nga ang for rape CC number 6411 NBINCR dated September 9, 2022. Samantala maraming mga Pinoy naman ngayon at fans ni Vong Navarro ang nagpipray para sa kanya at mga kapamilya artists din na sinusuportahan si Vong Navarro. At ang ilan nga ay tila nananawagan kay Raffy Tulfo na tulungan daw si Vong Navarro. Pero meron namang counsel or attorney na umahawak sa kaso ni Vong Navarro ngayon at prayer nga ng marami na sana daw ay matapos na ang issue na ito dahil na rin sa tinagal-tagal ng kasong ito at ilang beses nang nabasura ang kasong rape. And iniisip ng mga netizen kung ano daw talaga kaya ang objective ni Denise Cornejo kung bakit kailang buhayin ang nasabing kaso na matagal na ngang nakabinbin. Wala na po masasabi niyo sa story na ito.